pag-aasahan. What is? Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaag OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa magitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan palaban at magising ang ating sambayan na pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado, alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Basta't kapasada, masarap kasama sa kwentuhan. Paano kaya natin maiiwasan ang di pagkakaunawaan? Eh, mga ganyan eh, hindi pala basta-basta. At relatable na usapan. Na puno ng kabuluhan. Dun sa ating budget allocation. Saan? Nag-iimbis nagkakate? Hindi naman, gano'n ko lang partner. Masaya ang palagay mo. Pwedeng-pwedeng ishare dito. Kumpiyansa na ba kayo? Gaganda na ang ating pamumuhay. Kaya join us at talakayan kasama ang Unstoppable Witty Combo na sina Peter Musni. Masadahan naman natin ang mga maiinit na isyu at balita. At Rica Lazo. I'm sure talaga kayo po'y nakangiti. Pasada sa Teleradyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iis Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga ako. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Isingin na po ang mga natutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial planita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting laban na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manaban. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Radyo. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapahay-buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. At street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating...
kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsuot. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Pulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kusahang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang Tele Radio. Balita ngayon! Habang patuloy na iniimbestigahan ng Commission on Elections ang umano'y hacking incident sa kanilang server, binigyang diin naman ng isang mambabatas ang kahalagahan ng pagprotekta sa data privacy ng publiko sa ilalim ng pangangalaga ng mga government at private agencies. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, na kompromiso na noon ang impormasyon ng mga botante nang mangyari ang voters data leak sa COMELEC. At ngayon, hindi anya ito dapat maulit na mapunta sa mga kamay ng mga kadudadudang individual ang mga impormasyon ng botante. Giit ng senadora, responsibilidad ng COMELEC na protektahan ang mga impormasyon at mapanatili ang integridad ng magiging proseso ng halalan. Nakipag-usap na si Presidential Advisor for Entrepreneurship and Go Negosyo founder Joey Concepcion sa mga supplier ng antiviral drug na Molnupiravir para matulungan ang mga maliliit na negosyo. Ayon kay Concepcion, bukod sa makakatulong ang programa sa mga maliliit na negosyo, mas magiging madali rin para sa lahat, partikular na sa mga frontliner, ang pagbili ng naturang mga gamot dahil marami ang walang mapagbilhan. Sa inisyal na pag-uusap sa mga supplier, nagkakahalaga ng 1,991 hanggang 5,200 ang bawat bote ng Molnupiravir. Depende rin ito sa dami ng bibilhin. Sinabi naman ni Concepcion na ang pag-inom ng naturang gamot ay dapat may gabay ng mga doktor. Sa mga maliliit na negosyo na gustong bumili ng Molnupiravir, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa official Facebook account ng Go Negosyo. Para sa iba pang maiinit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming Facebook, Twitter at website. Ako po, si Nikita Guzman. Ang programang gagabay at magbubuklod sa bawat miyembro ng pamilya. Kapamilya Connect! Ang inyong bagong kahalili na handang magbigay ng serbisyo publiko para sa pamilyang Pilipino. Makinig at makibahagi na para sa isang makabuluhang talakayan sa Kapamilya Connect! Connect ka dyan! Sa Pilipinas, dahil dito nga po ay worldwide, syempre, hindi natin alam po anong oras sa inyong mga lugar. Ang inyong pong kasama sa buhay, ang inyong kasambuhay, Jean Castañeda po, at bagamat maraming COVID cases dito po sa ating bansa, lalong-lalo na sa NCR, umaasa po tayo na kayo ay ligtas at syempre ang inyong mga kapamilya, inyong kapiling, at sana malusog po, no? Nasa malusog na kalagayan ang ating mga viewers ngayon. Doktora, kumusta naman dyan sa lugar mo? Batiin ko muna ang ating mga kapamilya. Jing, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, magandang umaga, tanghali at gabi sa ating mga kapamilyang nanunood sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito po si Dr. Luisa, ang inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service sa Teleradyo. Broadcasting live dito po sa Barcelona, Spain, alas 8 po ng umaga. Ako po ay bagong gising. So woke up like this lang ang peg mo, Doc, ha? Ikaw, ha? Hindi pa po naliligo. Makeup at lunch ang aking woke up like ginawa. This ka, Doc. Oh. Oo nga. So alam mo, Jing, ako ay nagmo-monitor, no? Pinapanood ko yung mga posts ng ating mga kapamilya, aking mga kaibigan. Eh, mga usapan daw dyan sa Pilipinas is anong nararamdaman mo, ano symptoms mo, anong test ang ginawa mo, pang ilang day ka na,
Yes. Gaya at ang ending, prayers. Oo, oh, diba? Oo nga, Susan, ang dami ha. Sobrang dami ng ating mga kapamilya. Ako, aking mag-anak, siya mismo ang apektado, Jing. Ang aming pong bahay ay affected at yun nga, aming mga kamag-anak ay affected. So talagang tayo po ay dapat mag-ingat mga kapamilya. O nga, partner, yung mga pamangkin ko rin at yung daddy ko, no, nag-COVID din. Nagpa-booster shot ako, partner. Ayan, oh. So medyo parang... Masakit. O tsaka mabigat yung pakiramdam. Yung initial shots noon na Pfizer, no, so wala namang ganun. Pero ngayon sa booster shot, Moderna, eh medyo parang lalagnatin, mabigat yung pakiramdam. Feeling lola nga ako, meron akong mga salumpas dito. masakit yung katawan. Pero not to say na ano ha, it's because of Moderna. Iba-iba po. Yung asawa ko, wala namang ganung naramdaman. So depende rin po talaga sa yung katawan. So importante magpa-booster shot. Importante magpabakuna. Yung ni wala pang first shots, magpabakuna po dahil yan po ang pinaka-epektibong panlaban natin sa COVID. Of course, bukod doon yung health protocols at yung pag-iwas sa paglabas-labas. Ikaw ba, partner, na booster shot ka na ba? Oo nga. Actually, sinasabi ng mga reports, diba, ito daw Omicron ay mild yung symptoms. Pero, Jing, para sa isang mild, eh grabe, ang daming tinamaan. Number one. Number two, lumulusot sa mask eh. At three, pati yung mga nakabooster na apektuhan, diba? Pero tama ka, at least hindi tayo magpo-progress doon sa severe or critical, no? Mababawasan yung risk. Pero partner, gusto ko lang sabihin sa ating mga kapamilya, yung ating mga kapamilya, kahit po Omicron ang tumama sa inyo na variant, ay kahit mild po ang inyo pong symptoms, kung kayo po ay may comorbidity, may hypertension, may diabetes, may asthma, kayo po ay at risk pa rin po na magkaroon pong progression yung inyo pong mga simptomas. No? Maari itong magtuloy-tuloy to severe to critical. So dapat po tayo po ay nagmo-monitor at kapag gumulo na ang ating mga blood pressure, gumulo yung ating sugar level, gumulo yung ating vital signs, tayo po ay kailangan magpa-check up sa ating mga doktor para maabisuhan kung kayo kailangan i-admit sa ospital. Di ba, partner? At saka, itong mga pasyenteng may mild symptoms, pero may comorbidity, sila yung dapat ay umiinom na ng mga antiviral na meron tayo sa Pilipinas, yung mga molnupiravir, yan, para hindi na nga mag-progress yung kanilang simptomas. Lalo na ngayon, sabi ng Department of Health, ayon kay Dr. Duque, ang ating pong dominant variant na ngayon ay Omicron na nga. Tsaka partner, yun ka ang, well, maganda yung pagpapaalala mo, no, na kahit nga mild symptoms lang, importante po na naka-isolate pa rin kasi kung makakahawa po tayo ng isang senior citizen o isang may comorbidity, eh delikado po para sa kanila. Kaya isolate talaga. Alam mo, partner, dahil malamig ang panahon dito sa Pilipinas ngayon, hindi mo ma-distinguish, no, kung trangkaso ba, o dahil ba yung mga nagpa-booster shot, dahil ba sa booster shot o dahil ba yan sa COVID. So whatever it is, pag may nararamdaman po, isolate. Yung talaga ang SOP natin, no? At monitor yung mga sarili, pati po, lalong-lalo na yung mga oxygen levels. So partner, ang latest figures natin ngayon ay umabot na po sa halos 3 million. So 2.9 million ang total number of cases sa Pilipinas. At noong Lunes, 33,169 new cases yung naitala natin, mga COVID cases dito po sa ating bansa. Ang masakit nito, yung positivity rate ay 46% ayon sa DOH. Ayon naman sa Okta Research, 52%. So whatever it is, ang rounded off figure noon ay 50%. So ibig sabihin, partner, isa sa dalawang taong makakasalamuha mo ay posibleng may COVID, no? At ito po ay ang may highest rate of infections ay sa Metro Manila, Calabar Zone, at sa Central Luzon. Pero sabi mo nga, partner, karamihan na dito, no, ay Omicron. Tama. Yung mga updates, partner, ng DOH,
natuloy-tuloy naman ang kanilang pagbibigay ng impormasyon. Eh, yun nga, dumadami yung mga kaso, pero dahil dumadami sa mga medical technologists, yung may nagkaka-COVID din, yung mga yung mismong nag-administer ng swab tests, nako, eh, partner, ang tagal. Dati kasi, pwedeng 24 hours makuha mo yung swab test results. Ngayon, back to 3 days na naman tayo, partner. Actually, gusto ko rin dagdagan yan, no? Ang ating pong mga ospital, makikita natin yung guideline, pinaikli yung isolation at quarantine period ng ating mga healthcare workers para na nga suportahan yung pangangailangan ng ating pong mga ng ating hospital system, Jing, dahil kulang nga ang ating manpower. Sa totoo lang, sobrang daming pasyente ang siyang nakapila sa labas ng mga emergency rooms ng ating mga ospital dahil kaunti din ang mga nurses, kaunti ang mga medtech, tama ka, kasi mga na-expose din eh. So syempre, alam mo yon, nakakaawa din naman, may mga pamilya din naman ng mga doktor, ating pong mga healthcare workers. So talagang tayo po mga kapamilya, pinaka-best talaga dito, partner, at this time ay pangalagaan na po natin ating mga sarili. Let's be responsible. You are right. Kung kayo po ay exposed at possible po kayo magkaroon ng symptoms, kailangan po tayo mag-quarantine para hindi tayo makapagkalat, no, ng virus. Kung tayo po ay may sintomas, mag-isolate. Let's be responsible. Hindi na kailangan ng contact tracing, partner, eh. Kung tutuusin, kung responsable kang tao, pangalagaan po natin, mag-contribute po tayo sa ating bansa by taking care of ourselves, making our immune system good. Mm-mm. At kung may hindi po maganda ating pakiramdam, eh nako, magpahinga na lang po tayo. Hydrate, uminom na madaming tubig, mag-isolate, bed rest, ayan, at sleep ang kailangan po natin. So partner, dahil nga medyo wala pa rin kalinawan, akala nating lahat matatapos na, no, itong hamon ng COVID, eh mukhang hindi pa natin alam kung ano pong kakalabasan. Eh marami pong nag-aalala na baka nga mag-shift na naman dito sa NCR, no, mula alert level 2 to 3 to 4, maghihigpit na naman. And then may mga ano rin, partner, mga studies, no, o may mga sa ibang bansa at least, no, na kailangan another booster shot. So pang-apat 'yun, eh lahat ito resources ng gobyerno, 'di ba? Yung mga ginagamit. So ang sinasabing tansya, eh 3 bilyong piso ang economic loss per week sa Metro Manila, sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Kaya dito natin iniuugnay yung ating episode ngayon kasi kailangan maghanap ng pagkukunan, 'di ba, ang gobyerno para makatulong na makabangon yung ekonomiya. So ibinalita po kamakailan ng DENR na muling pahihintulutan ang open pit mining sa buong Pilipinas. So maalala pong ipinagbawal ang open pit mining ni dating Environment Secretary at ating bossing, no, na si Gina Lopez simula po noong 2017. So marami po yung nagtatanong kung ito nga ba yung tamang solusyon, no, sa ating naghihingalong ekonomiya, kasi may mga panganib, no, may mga peligro po itong idinudulot sa ating kalikasan. Di ba, partner? Actually, kung maalala ko si Gina, lagi ngayon sinasabi sa akin, partner, na kung makakatulong man, sino lang ang nagbenepisyo, no? Kaunti lang ba sa ating mga kapamilya o yung buong bansa ang nag-benefit? Kaya I'm sure madaming magre-react dito, partner, na siya pong naka-experience ng horrors na itong mga open pit mining, partner. Madaming nakakita ko at naka-experience ng devastation na epekto nito. Pero dahil nga bubuksan at uumpisan ulit ang open pit mining, today, mga kapamilya, sumali po kayo sa aming huntahan dahil inimbita po natin ang kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources para mas maintindihan natin ang usaping ito. Makakasama natin mamaya si Engineer Marshall Mateo na siyang Chief ng Mine Safety, Environment and Social Division ng Mines and Geosciences Bureau. At sa second segment, partner, ay makakasama naman po natin ang Bantay Kalikasan. Makakapanayam naman natin si JB Garganera na National Coordinator ng Alyansa Tigil Mina para maipaliwanag sa atin kung bakit sila hindi sang-ayon sa open pit mining.
So medyo technical po yung usapan natin ngayon. Kaya kung may mga tanong kayo, ha, padala nyo pa rin po sa amin. At tuloy-tuloy pa rin naman, syempre, ang ating pagbabalita, ang pagbibigay impormasyon at serbisyo publiko sa pamamagitan po ng teleradyo. So napapanood po tayo sa TFC, sa Sky Cable Channel 26 at iba pa pong cable providers. Papakinggan din po sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at sa live stream naman sa iwantfcnews.abs-cbn.com, Facebook page ng DZMM Teleradyo, Facebook page ng ABS-CBN Foundation at syempre YouTube channel ng ABS-CBN News. Pwede rin silang mag-text, ano partner? Yes, para po sa mga inyo pong mensahe, mungkahi, inyo pong opinion, ano pong say nyo dito sa pag o-open ulit ng open pit mining, mag-text lang po kayo sa amin po sa Teleradyo. Sa bigay niyo po yung mensahe, pangalan at lugar at ipadala niyo po yan sa 2366. At pwede rin po kayong magbigay ng inyong mga comments sa amin pong mga personal Facebook pages at partner, pati sa IG mo, no? Oo, sa akin pong social media account, sorry. Obvious na, antok-antok pa. Nakakalimutan ko yun, aking social media account. At Doc Luisa at D-O-K-L-U-I-S-A sa Instagram at sa Facebook. At syempre sa Kapamilya Connect official Facebook page at sa akin pong Facebook page, Jane Casaleda. Huwag po kayong aalis, huwag kayong bibitil. Hindi matutulog si Doc. Pagbabalik natin, gising na gising pa rin siya. Sa pagbabalik pa rin po ng Kapamilya Connect, connect ka dyan! Connect ka dyan! Sa pangangailangan ng bawat mamimili, upusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan, bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit, sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino, dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya, bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan palaban at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Nagbabalik po mga kapamilya ang Kapamilya Connect. Connect ka dyan. At ngayon pong araw ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa open pit mining. Alam niyo po, pagkatapos pong mahigit na 4 taon na ito po ay binan o ipinagbabawal sa Pilipinas, ngayon pong 2022 ay ibabalik na naman po ang paghihintulot ng open pit mining dito sa Pilipinas. Kaya inimbita po natin ang kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources para mas maintindihan natin
kung ano po yung magiging pagbabago sa guidelines ng open pit mining. Let's all welcome Engineer Marshall Mateo. Siya po ang Chief of Mine Safety, Environment and Social Division ng Mines and Geosciences Bureau. Hi sir, magandang umaga po. Magandang hapon dito sa amin, Doktora. Oo nga. Magandang hapon dito, Doktora. Good afternoon. Okay, Ma'am Jing o Jing na? Jing na lang, Sir Jing. Sa mga million-million yung followers, magandang hapon po sa inyo. Pasensya na ho, sir. So, babaguhin ko. Buenas tardes po. Hola. Okay, para lang po mas maintindihan na ating mga kapamilya, sir, ano ba ho itong open pit mining at kailan po ito ginagawa? At saka gaano ba kadami ang ating pong minimina na mineral deposit sa Pilipinas? Okay, no. Unang-una, no. Ano na to, parang mining 101. So explain sa inyo in 1 minute ano ba tong mining. Meron tayong dalawang method ng mining na ginagamit dito sa Pilipinas, underground saka surface mining. Ang surface mining, marami siyang klase. Isa na rito yung tinatawag nating open pit mining, no? Normally, no, ang open pit mining ginagamit natin niya sa mga metallic, no, na minerals, yung gold, copper, silver, chromite, no? Yan yung ginagamit natin kasi yung mga minerals na to hindi mo siya normally nakikita sa surface, no? Nandoon siya sa ibabaw. So, kailan natin ginagamit ang open pit? Sa definition, meron tayong definition at saka pagka nabasa niyo rin sa textbook. Yung daw open pit mining ginagamit kung ang deposit natin is near sa ground, yung tatawag nating shallow deposit, yung mababaw lang siya. Pero ang tanong, gaano ba ka-shallow ang shallow? Wala tayong standard. Again, ginagamit natin 'yan depende doon sa geology ng area o depende doon sa karakter ng bato. Kumbaga, hindi natin pwedeng i-insist na ito yung gamitin mo kung magsasuffer naman ang una, ang environment, pangalawa, yung safety ng tao. Doktora, Jing? Engineer, yung isa ho sa mga pangunahing binabanggit noon, no, ni dating DNR Secretary Gina Lopez. And very visual, no, yung report niya, naalala ko noon nung pinresent niya sa Kongreso. Talagang very iniiwang nakatiwangwang nung mga kumpanya itong mga open pit mining sites. At isa 'yun sa mga sinasabi niyang problema, 'di ba, pagdating sa mga guidelines, yung criteria. Sabi niyo nga, walang standard, no, dahil mahirap i-insist. Pero binago ba 'to dito sa bago nating, kasi engineer, dinesisyon na to, 'di ba? Pinirmahan na ng pangulo itong rekomendasyon ng DNR. So ano bang nilalaman nito pong mga binago ba itong mga rekomendasyon ni Gina Lopez nung mga panahon niya? Okay. So nung panahon ni Secretary Gina Lopez, no, pag-upo pa lang ni Secretary. Kumbaga, nung tiningnan niya agad itong mga, kasi halos 60% ng mga surface mining natin located siya sa Mindanao. So nakita niya marami siyang disturbance. Kumbaga, tapos may mga discoloration ng tubig. So pinasara niya Secretary. So sinuspend, no, at hindi naman float, suspended lang siya. So suspended meaning kung may mga measures naman na magagawa, so pwede naman silang mag-open. Meron sa tingin ko lang, no, parang nagkaroon ng ang tingin kasi yata nila sa mga nickel mine, yung kasing sinasabi ko sa inyo kanina na shallow, nasa ilalim siya, no? Ito kasing nickel, nasa ibabaw siya mismo. So hindi open pit yung ginagamit natin doon. No, sad to say, no. Ano siya, yung strip mining o yung contour mining sa Tagalog, no, ito yung literal na, well, no, binabalatan natin yung bundok. Kasi nga nasa surface lang siya. So hindi ka uhukay, no? Hindi ka uhukay. Kinukuha mo lang yung mineral sa surface. Normally itong nickel natin, nasa 20 to 30 meters yung
yung thickness niya. So aalisin mo siya. Pagkatapos, and after that, meron naman tayong tinatawag na progressive rehabilitation. Ibig sabihin, kasi kami, ano, ang definition kasi namin ng mining is temporary land use. No, after nating mag-mine, i-rehabilitate natin siya. Ang dami naming in-adjust nung pag-upo ni ano ni Secretary ano ni Secretary Gina Lopez. Unang-una, ang mga mining company kasi no, hindi nakalagay sa batas natin yung ano yung lawak ng kanilang miminahin. Parang ano para siyang naging ano para siyang naging unli, no. Ngayon, i-limit natin siya. Depende so open to abuse engineer. Depende kung gaano ba kalaki ang production mo. Meron tayong ginawang batas yung 2018-19 no, na hindi ka pwedeng kumbaga nilimit natin sila sa certain area. For example, kung nagpo-produce ka lang ng 1 million metric ton, may corresponding area ka lang na pwede mong i-open, let's say 50 hectares. Hindi ka pwedeng mag-open kapag hindi mo na-rehabilitate yung ibang area. Ngayon, kapag ka naman siya matigas ang ulo mo, no, na kumbaga nagmimina ka pa kasi kailangan mo ng pera, hindi ka i-issuehan ng government ng or transport permit, meaning hindi ka mapagbebenta ng minina mo. So yun yung isang malaking pagbabago na ginawa natin. Tapos dito naman sa open pit, isa rin sa dahilan kung bakit pinasara to ni Secretary Gina, nag-iiwan daw siya ng malaking hukay na malaking totoo naman no. Kahit saan ka magpunta actually, US, Canada, Australia, no, after nang mag-mine, minsan ginagawa nilang fish pond, pagkatapos parang ginagawa nila parang pasyala no, itong malaking ano, ito yung malaking area na part yun ng rehabilitation nila. Alam mo dito, Jing, no? Parang nag-iisa lang tayo. No? Parang, ewan ko ah, baka may manakikinig sa atin dito na may alam sila. Nag-iisa lang ito ng batas no? para sa buong mundo. Ano? Yung rehabilitation, yung gagawing rehabilitation ng mining company. Kasi ang government kasi nagbibigay siya ng 25 years para magmina, renewable for another 25 years. Pagkatapos, i-rehabilitate na nila yung area. Yung gagastusin para sa rehabilitation, maybe after 25 years pa or after 50 years, dinideposit na yan ng company sa Government Depository Bank. Although gagamitin pa nila yan after 25 years, para assured na tayo na meron gagamitin just in case. No? Halimbawa, malugi yung company, iiwanan niya nakatumamong yung lupa, assured tayo na ang government can take over. Natuto tayo sa experience natin sa ano yung sa Markaper. Kasi wala pa tayong ganun dati. So kumbaga ngayon ginawa na natin para kung sakali man na maulit, is at least assured na hindi magsasuffer ang safety ng tao. At the same time, yung environment natin safe pa din. Kasi ang mining kasi no, parang tayo lang din dito sa atin under siya ng DENR ano. Para ba ang DENR kasi is protection of environment, pagkatapos ang mining kasi nasa extractive industry siya. So, utilize natin. So, kailangan talaga, kumbaga para, ang mining saka environment dapat magpo-exist talaga sila. Jing? Engineer Marshall, ako ang tatanong po sa inyo. Yung mga dating violators nung panahon ni Gina, na nakita natin na mga mining companies na nag-violate at nag-abuso nga sa ating kalikasan from the open pit mining. Sila po ba ay nabigyan ng penalty? Number one, sila po ba ay ngayon ay nagre-rehabilitate doon sa mga damages na kanilang ginawa? At pangatlo, sila ba ho ay papayagan mag-mina muli since papayagan niyo po ulit ang open pit mining? Okay. Actually, if I'm not mistaken, doktora, ang sinuspend ni secretary is around 27 na metallic, no, metallic mines kasi yun yung instruction niya before kasi meron tayong metallic sa kanan, metallic, no. Before meron tayong 51 na metallic mines. Out of 51, 27 yung na-suspend. The rest, no, nakapasa naman sila. Yung 27 suspended, no. Suspended sila. Yung iba nag-appeal sa Malacanang,
yung iba naman nag-appeal dito sa dito sa DNR. No, hindi ako sure sa figure, pero ang alam ko yung iba na lift na. Yung anim yata, alam ko yung anim nasa Malacañang pa siya. Tapos yung apat na dito sa amin sa DNR. So yung iba na habang nakasuspend sila, meron kasi tayo tinatawag na CMP. Yung care and maintenance program, no, habang suspended ka, so para hindi mag-suffer ang environment, so dapat minimaintain mo yung lugar mo. Kasi umaasa sila na eventually after nilang yung mga mitigating measures, no, may mga nakita kasing violation after na maayos nila, so hoping na makakapag-operate sila. So marami may mga penalty, may mga nagbayad. Yung iba, no, sabi nga sa inyo, siguro anim saka apat yung the rest nag-ooperate na sila. In before silang mag-ooperate, no, ang nag-contact pa rin tayo ng tinatawag na Mining Industry Coordinating Council. Ano yan, composed yun ng DNR saka DOF. No, bago sila payagang mag-ooperate ng government, so nag-contact pa rin ng assessment itong MICC para masigurado na talaga bang compliant na ba sila, na talaga bang pan-operate sila, hindi na ba magsasuffer ang safety, environment, and of course yung community, hindi na ba siya magsasuffer bago uli nating payagan mag-operate. Yung iba, doktora, no, binigyan natin ng kumbaga sa mag-asawa second chance, no? Binigyan natin sila na hoping na yung mga violations nila before hindi na mauulit. Although tayo naman, no, ang mga mining companies dito sa atin, no, siguro isa sila sa highly regulated industry. So every quarter mino-monitor natin sila, yung kasi may mga programa yan sila, environment, no, may programa sila patungkol sa environment, to para lang i-mitigate yung mga disturbance nila sa area. Aside from environmental mga protection, meron din sila tatawag na yung protection sa community dapat i-consider, kasi isa din yan sa concern dati niya Secretary Gina Lopez, parang sinasabi niya parang yung mga minahal lang daw ang yumayaman, pagkatapos yung mga tao ang hirap pa din, parang sa dahon pa rin sila kumakain. And of course yung ipahuli yung sa safety. So lahat na yan, no, lahat na yan minomonitor ng MGB, environment, community, as well as yung safety and health program. Quarterly, minomonitor yan ng ating regional office. Kasi from region 1 to region 15, meron tayong opisina dyan. May mga regional office tayo. Pagkatapos, annually, so nagkakandak ang central office ng audit para ma-check natin yung compliance nila sa kanilang mga programs. Engineer, maiksi lang ha, kasi wala tayong time. Tsaka sabi nyo nga, this is a very technical issue. Pero paano tayo makasiguro na itong lahat ng binanggit ninyo ay gagawin ng mga mining companies in terms of penalties? Malalaki ba yung penalties nila? But in the end, kahit magbayad sila ng penalty, pag nasira na nila, nawasak na nila yung kalikasan, di ba? No amount of money can bring it back. And then at the same time, ang isa sa mga pinupunto dati ni Sec Gina ay yung bahagi, no, ng kita na pumupunta sa komunidad. So ano bang mga pagbabago natin doon? So, simulan ko na sa huli mong yung huli mo, yung kita. So dati yan, no, yung before kasi, hindi lang yung ban sa open pit, pati yung pag-approve saka pag-process, pinatigil yan ng dating President Ninoy Aquino. So natigil yan parang 2012, yung kanyang EO 79. So recent lang yan, recent lang din na-lift yung moratorium, no. Ang condition doon, dapat lakihan yung makukuha ng gobyerno. So in-increase natin yung excise tax from 2%, dinoble natin, no, ginawa natin 4%. Kasi nga sinasabi lang, although yung iba hindi pa rin sila satisfied, no, masyado daw maliit, pero syempre doble na siya, no, ang minant, kasi hindi nila consider yung ganung kalaki ng excise tax. Meron daw ibang country na parang ang excise tax yata nila nasa 15%, no. So tayo na doble natin from 2% to 4%. Tapos pangalawa, ano pa yung assurance, no?
dapat lang ano dapat lang naka-deposit sila ng tinatawag nating final mine rehabilitation and decommissioning fund. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat naka-establish na sila noon, naka-establish na bago sila mag-operate. Pangalawa, yung sabi ko kanina, meron tayong quarterly monitoring na kinakanta ng regional office, meron tayong annual audit na kinakanta ng MGB Central Office. Dito sa bago nating ano, pagka nabasa niyo yung section section 9 yata o section 10 nito nga daw natin, nag-create pa no ng joint assessment team, no? Joint assessment team ang DNR, EMB, saka yung ating mga MGB office para magkanta, para i-assess uli itong mga ano, itong mga surface ano, surface ta mines natin, para lang assure tayo na lahat ng programa nila, lahat ng programa nila ay talagang i-implement nila. Actually no, ang programa madaling gumawa niya, no? Kumbaga pwede kang bulayin sa programa. So ang importante diyan yung ano, kung ini-implement mo nila. Yan din yung i-assure natin na dapat na talagang kunin na sa programa, i-implement nila. Ang penalty hindi pere. No, yung pera mo kayang-kaya nila eh. No? Baka 1 million, 2 million wala yan, isang minahan. Sila, hindi natin sila papayagang mag-ship ng commodity nila. So pagkayo kasi wala sila, no? hindi sila magmimina kasi hindi natin sila papayagan. Yun yung ano eh, kahit first offense pa lang nila, hindi natin sila i-issuehan to transport yung kanilang commodity. Ging. Okay. Oh, engineer, thank you po sa lahat ng mga binanggit ninyo at dapat talaga tutok, engineer. Mumultuhin tayo ni Gina Lopez. Hindi natupad lahat ng mga pinangako. Ano, Doc? Ako gusto ko lang sabihin, engineer, gusto ko lang banggitin sa inyo. Kami po ni Jing ay matalik na kaibigan ni Gina Lopez at lagi niyang concern dahil po sa mga pagmimina ay yung mga tao na nakatira dito sa mga communities na to. Lagi niyang sinasabi, ang yumayaman lang ay yung mga gumagawa ng mga minero, pero yung mga tao sa community ay mahihirap pa rin. Sana, engineer, isaalang-alang po natin yung mga tao sa communities, no? Kawawa naman sila, diba? So yun lang po ang aking masasabi dito kasi wala rin tayong masasabi pa, diba? So I hope they really be strict about the guidelines. Yes. To penalize kung sino man po ang hindi susunod. At yun nga po, protektahan po natin yung ating pong mga kababayan. Nasa kamay po ng DNR engineer. Thank you, engineer, ha? Thank you. Ano lang siguro, isang maiksi lang siguro. Nakapunta tayo sa oras. No, kasi ano eh, yung kasing concern natin sa environment, no? Kumbaga dapat din natin isipin na kumbaga, hindi namin sila mamomonitor 24/7, 365 days a year, no? Kumbaga dapat sama-sama tayo, no? Katulad itong programa nyo, no? Kasi ang environment, hindi siya concern ng government, hindi nyo lang siya concern, concern ito ng everybody. So kailangan lang bawat isa sa atin, no? Maging vigilant, mag-vigilant tayo. Katulad itong ano, susunod na guest nyo siguro, no? Sila talaga, no? Thank you sa kanila, no? Talagang tinitingnan nila ano ba yung mga mali, kung may mga illegal pa siya nag-ooperate, no? So, ganun talaga dapat sama-sama tayo para talaga ano eh, para talaga mapangalagaan natin itong kalikasan natin. Yun lang ha, salamat Jing Doktora. Thank you. Maraming salamat po. Ayan, napakinggan po natin si Engineer Marshall Mateo, ang Chief of Mine Safety, Environment and Social Division ng Mines and Geosciences Bureau. Tulad ng sinabi po niya sa second part po ng ating programa, makakausap naman po natin ang kinatawan ng Tigil Mina. Kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa rin ang Kapamilya Connect. Connect ka dyan! Connect ka dyan! Basta't kapasada, masarap kasama sa kwentuhan. Paano kaya natin maiiwasan ang di pagkakaunawaan? Eh, mga ganyan eh, hindi pala basta-basta. At relatable na usapan. Ang puno ng kabuluhan. Dun sa ating budget allocation. Nag-iimbis na kakate? Hindi naman, lalo ko lang party. Saya ang palagay mo. Pwedeng-pwedeng ishare dito. Kumpiyansa na ba kayo? Gaganda na ang ating pamumuhay. Kaya join us at talakayan kasama ang Unstoppable Winning Combo na sina Peter
Sir Musli. Masadahan naman natin ang mga maiinit na isyo at balita. At Rica Lazo. I'm sure talaga kayo po'y nakangiti. Masada sa Teleradyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Sa Nag-iisa Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga po. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Gisingin na po ang mga tutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting labat na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manabat. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa Nag-iisang Teleradyo. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa-hay-buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan. Kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabat alas 10 ng umaga sa Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? WAIS! Iba some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. At Street Smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga expert. Magbabalik po ang kapamilya kami. Connected dyan. Good news po muna tayo. As of January 9, 2022, may 66,753 na pamilyang apektado ng UDET ang naabutan ng sagip kapamilya ng inyong tulong. So tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod. Tumatanggap pa rin po kami ng inyong mga tulong para po sa ating mga kapamilya. Maaari po kayong magdeposito sa BDO, BPI at PNB. Nakikita po ninyo sa screen ngayon ang mga bank account numbers ng ABS-CBN Foundation. Pwede rin pong magpadala ng sa pamamagitan ng GCash, Paymaya at PayPal. For your in-kind donations naman po, narito po yung aming mga drop-off centers. At sa mga international donors naman, visit abscbnfoundation.org. Ang ating pong ABS-CBN Foundation ay may DSWD Authority Solicitation Permit Number DWSED-SB-SP 00026-2021 nationwide. Ito po ay valid until May 28, 2022. Ang ABS-CBN Foundation International naman ay accredited pong non-profit organization with 501c3 status. Ang inyong pong ABS-CBN Foundation, mga kapamilya, ay handang maglingkod sa ating mga kapamilya. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng inyong pong pagmamalasakit at dahil po nandito po tayo sa isa't isa para po sa ating mga kapamilya. So ngayon, partner, sa ating pong second segment, ngayon po ay ating pong makakasama na ang ating pong, ating pong National Coordinator ng Alyansa Tigil Mina, ATM, at convener ng Green Thumb Coalition, walang iba kundi si JB Garganera, who has been a rural development worker for more than 25 years and has been directly involved in environmental advocacy in the last 10 years. He also sits as a board member or steering committee of the Philippine Movement for Climate Justice in Defense of Human Rights and Dignity, yung I Defend, at ng Philippine Task Force on Legally Binding Treaty. Hi! Magandang hapon. Magandang hapon po, Dr. Luisa, Ma'am Jing. Magandang hapon po sa mga nakikinig at tagasunod natin. Oo nga, magandang hapon sa iyo. Nako, I'm sure kanina nakikinig ka sa naging panayam natin, no? At I'm sure may violent reaction ba sa pag-uumpisa ulit ng open pit mining. Actually, madami akong mga kaibigan, no, na siyang nagre-react, ang mga taga Marinduque, na sila pong naka-experience nga daw ng horror at devastation ng open pit mining. Uh-huh. Sa kanilang probinsya, nagre-react na sa aking mga text messages.
So pwede mo lang i-share sa amin nung ginawa ni Gina yung pag-crackdown sa mining industry. Ano ba yung mga masasamang epekto nitong open pit mining? Kaya ito po ay binan o pinagbawal mula noong 2017. Sige po. Oh. You know, yun pong decision para i-ban itong open pit mining, halos kasabay po ito nung policy na inilabas ni Secretary Jin at that time, which is yung suspension and cancellation order against the operating mines at that time. May basihan po yung mga decision na yun ni Secretary Jin. At halos lahat po nung decision na yun nakabase dun po sa resulta ng mine audit na ginawa. So between August 2016 to January 2017, in-audit po yung mga nag-ooperate na mines. At doon po nakita, sang katerba yung violation. Hindi po sumusunod sa environmental laws natin yung marami sa nag-ooperate na large-scale mines. Or hindi tumutupad yung mga minero mismo doon sa kanilang kontrata. They were not complying with their contractual obligations according to the mining agreement. Noon po, inipon lahat yun, at ako, maagi po ako minsan nung nagre-review ng ibang dokumento, talaga naman po kami po yung nag-ipon at nag-submit din. Alam ko nag-submit ng maraming reports at tuwan-tuwa yung maraming komunidad, LGU, environmental organizations, kasi hiningi po ni Ma'am Gina, give me all the reports. So lahat kami nag-submit, marami. At yun po yung naging basihan kung bakit po after studying all those results of the mine audit, nag-decision ang DNR, which was at the time under Secretary Gina Lopez, teka muna, sa sobrang dami ng problema, either lumalabag sa mga batas kalikasan natin or hindi tumutupad sa kanila mismong kontrata yung mga mining company, stop muna. Either i-suspend or i-cancel. And eventually, nadagdagan po kasi yung pagsusuri. Tinanong ni Secretary Gina yung mga ibang experts, legal, technical, ano bang impact nitong nakikita ko? You know, with the resources of Secretary Gina, not only with being part of the ABS Lopez family, she was the Secretary of DNR at ngayon, kaya niya magpunta sa kahit saang minahan using helicopter, and then with her experience sa media, she said, we need to video, we need to capture this. So, isa pong tinanong niya, nakikita ko itong violation ngayon, pagdudumi, pagsira, displacement, what will happen in the future? Yun yung iniisip niya, ano mangyayari sa future. Ang advice po ng mga abogado at saka tech, well ma'am, ang laking problema natin dito because once matapos yung mining contract, day one after 25 years of the mining contract, ang maintenance nitong mga large-scale mines na ito, the tailings dam, the open pit and everything, cargo ng gobyerno yan. And that was what really tipped the point. Sabi, hindi pwede. Ang konti na nga nung nakikinabang dito sa minahang na to, ang laki ng binabalikat ng bansang Pilipino, pagkatapos mapakinabangan at tas cargo pa ng gobyerno yung pag-maintain in perpetuity ng tailings dam, ng open pit, ng processing plant, lahat ng dinivert na rivers, everything. So, that was where she was come from nung sinabi ni Ma'am Gina, teka muna, ibanin open pit mining. Pero, Dr. Luisa, Ma'am Jing, I think may two points na mahalaga tayong klaruhin. Hindi naman nagsisinungaling si Engineer Mateo kanina, but I would have to disagree on two quick points. One is, mining from their perspective might be a temporary use of the land, but it brings permanent change. Hindi na po maibabalik ng kahit sinong engineer from DNR yung biodiversity, yung samut-saring buhay, at yung sustansya ng lupa, ng topsoil na tinanggal nila dyan. Kasi kahit nasabihin na po nilang surface mine or open pit na napakalalim, bago po nila mapuntahan yung minang, puputulin nila yung mga puno at papatagi nila yung mga bundok. At lahat po ng large-scale mining operations, pag nandyan na sila,
kailangan nila ng tailings pond, kailangan nila ng processing plant, kailangan nila ng maraming tubig. And there goes ngayon yung another issue. Sino ang makikinabang ng tubig doon sa lugar na yan? JB, the other point is yung kakayahan talaga ng local government na makinabang ayan doon sa minang yun. Yung mga, itong pinag-usapan kasi natin, sabi nga, approved na kasi, di ba? Pinirmahan na ng Pangulo. So itong itong open pit mining talagang ano na yan, may green light na. Yeah. So ang tanong ko, given the limited time, no, marami siyang sinabi kanina na tututukan ng DNR, ganito ganyan, may mahigpit na guidelines. Ano ang inyong reaksyon doon? At ano ngayon ang papel ninyo bilang NGO at pati yung mga LGUs, mga komunidad, para matiyak na mapapatupad kung anuman yung mga mahigpit na guidelines sa sinasabi ng DNR? Well, bagamat maganda yung intention doon sa papel, hindi kami naniniwala na may papatupad ng husto itong effective regulation na ito. Wala naman pong bago dito sa... Ang binago lang po, dalawang bagay dito sa administrative order na to. Tinanggal yung ban on open pit mining. And number two, gumawa po sila ng oversight committee para nag-composite sila ng team na para magmo-monitor ng mga mine sites. All the rest, nandiyan na po lahat yan. Strict monitoring, pag-compliance, regularity of reporting. Kung talaga lang pong may political will ang DNR, hindi na sana nagkaroon ng mga gantong problema way back in 2014 or 2015. Kaya lumabas sa mine audit ni Ma'am Gina itong mga ito. Walang bagong regulation dito sa administrative order except for the two things. Tinanggal yung ban on open pit mining at gumawa sila ng composite team na puro DNR lang din naman. Tingin ko po, well, tingin namin ng mga environmentalists, kung talaga seryoso yung DNR, na i-regulate itong industry. Noon pa yan, kaya na nila yan. But I don't think they have enough expertise. I don't think they have enough personnel. I don't think they have enough budget to effectively monitor all. At ang huli pong pinakamahalaga, meron si Ma'am Gina nito at wala ang DNR ngayon, political will to really regulate yung mining industry. I don't think meron ang DNR po niyang apat na yan. Kaya hindi po ako naniniwa at hindi po ako kumbinsido na talagang maipapatupad nila ang makatotohanang pagbabantay sa kalikasan natin. JB, as your last message, no? Sorry, napaka-ikli, no? Okay. Kulang, no? I think we can have this discussion again, Jing, to talk to the advocates lang. JB, ano ang pwedeng alternative dito sa open pit mining sa tingin mo? Well, sa amin po kasi, yung alternative use of the land, yung mina yan, before mining came in, mayroong ibang gamit yung lupa. And I think, yung isang hindi natin nakikita, mayroong service at may benefit yung gubat, yung ilog, yung island na yan, na hindi natin nabibigyan ng enough value. Ngayon, pagka ang mining po kasi pumunta, ang kanilang cost and benefit analysis ay ano yung cost pag minina ko to at ano yung benefit yung kita ko from mining. Hindi ko kasi kasama sa cost-benefit analysis ang environmental cost, social cost, cultural cost ito. At saka ano ba yung beneficyo na kukuha ko dito? I mean, yung kakayahan ng gubat para sipsipin yung carbon dioxide at kakayahan ng gubat para magbahain yung mga nasa downstream. Those are ecological services na hindi natin nabibigyan ng value. So, ang alternative, our position po is bago tayo magmina, there has to be a clear plan paano natin papakinabangan yung mineral na yun. Hindi po ubra na hukay tayo ng hukay ngayon. Tapos isiship natin sa China, sa Japan, sa Singapore, yung raw minerals. Four things po. And we have told this to DNR. And to some extent, nung panahon ni Ma'am Gina, there are four conditions para maging totoo pong beneficial yung mining sa atin. One, we need to know what minerals we need para tayo umunlad. Ano bang kailangan nating mineral? Pag alam na po natin kung anong mineral yung kailangan natin para umunlad tayo, tsaka natin tatanungin anong mga mineral ito, gaano karami itong mga mineral na ito, at kailan natin kailangan itong mga mineral na ito.
Obviously, hindi natin kailangan lahat ng ginto, lahat ng nickel, lahat ng copper ngayon. Pero kailangan nyo ng China, kailangan ng Singapore, pero hindi na tayo makikinabang yun. Pag nasagot na po natin yung tatlong tanong na iyon, anong mineral ang kailangan natin sa kaunlaran natin? Gano'ng karaming mineral ang kailangan natin para umunlad tayo? At kailan natin kailangan ang mga mineral na yan? Tsaka lang po natin pag-usapan, saan ba natin kukuhanin sa Pilipinas? Eh, baliktad po kasi ngayon eh, sige, magmina tayo ngayon, tsaka natin ibenta sa kanila. Which to us is really short-sighted. Sa panahon ng pandemya, ng climate change, the last thing we need is salaulain natin yung ating natitirang likas yaman. Dahil malaking pagkakautang po ito sa next generation. Well said, JB. Yung mga gustong sumama sa inyong grupo, saan sila pwedeng kumontak, lalong-lalo na yung mga environment advocates sa tulad mo? Yes, meron po kaming Facebook, Instagram, at saka Twitter, Alianza Tigil Mina. Hanapin lang niya lang po yun. Meron pong, hanggang ngayon, minimaintain po namin yung inumpisahan ni Ma'am Gina. It's called the Green Thumb Coalition. May Facebook, may Twitter po yan. Marami po sa mga environmental groups remain committed to that vision at sinasabuhay pa po yung Green Thumb Coalition. Marami pong salamat sa pagkakataong makapagkwento po. Thank you, JB. Ako gusto ko lang sabihin, partner, sa ating mga kapamilya, na luluha ako, no, as we discuss this, naalala ko si Gina. Very vivid pa sa aking memory. Kami po ay nasa Sibuyan Island at doon po ay may minahan na hininto ni Gina at ang ginawa niya ay nag-turn siya, tinurn niya yung island into parang may tourist area, no? At binigyan niya ng kabuhayan yung mga tao doon sa community. So doon ay may mga litrato ni Gina sa mga puno at tinanong ko yung mga tao doon, ba't niyo nilalagay yung picture ni Gina doon sa mga puno? At ang sabi nila, si Gina ay parang fairy o diwata na siya pong nagpoprotekta sa ating pong kalikasan. So, ako po ay natutuwa. JB, I'm really happy kahit wala na si Gina. Mahal na mahal natin siya. Ay tinutuloy nyo ang kanyang... So, parang she lives on through you guys. So, maraming salamat and more power. And we are behind you, JB. So, good luck sa inyo lahat. So, maraming salamat mga kapamilya. Hindi ko alam kung kayo ay natutuwa sa puntahan today, no, na yung balita na umpisan ulit ang open pit mining, but pwede ho kayong sumali sa grupo nila, JB, kung kayo po ay tutol dito o kung ano man ang inyong mga bumungkahi tungkol dito. So maraming salamat. Ito po si Dr. Luisa, niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa Teleradio. Salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood at muli, bagamat wala na po ang ating pinakamamahal na Gina Lopez, kung kayo po ay naniniwala sa ipinaglalaban ng atin pong mga environmental advocates, pwede po kayong kumontak sa ABS-CBN Foundation Facebook page sa Bantay Kalikasan para po makilahok sa pagbabantay sa atin pong mahal na, sabi nga natin, no, yung ating kalikasan na kailangan po nating bantayan. At syempre, Doc, no, sabi nga ni JB kanina, ipapasa natin sa mga susunod na henerasyon. So inyo po kasama sa buhay, ang inyong kasambuhay, Jean Casaneda po, susunod na ang Happy Day! Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Okay, marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Makulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahalin ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kusuhalang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, andito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang iisang Teleradio. Balita